Volunteers have already prepared and packed vegetables, rice, canned goods, and other food items that can be given to residents affected by the implementation of enhanced community quarantine. They will be loaded in a vehicle and will be delivered to selected places. According to Ana Patricia Non, organizer of Maginhawa Community Pantry, they are now coordinating with the Quezon City local government for the permit to distribute the goods. So, ang bago ngayon dahil may Delta variant, rolling yung pantries natin. Hindi na lang siya nakastay ng isang lugar, walang pila, tapos nag-house to house yung community pantry organizers. So yun, maingat na maingat, tapos no contact yung pagtulong. Tapos para naman sa magda-drop off ng goods, drop and go and alis na agad sila. Tapos kami na bahala mag-repack. In addition to the security provided by the LGU, the volunteers who will distribute the food items will be wearing personal protective equipment and are vaccinated. The group continues to encourage others to help people in need. Pinupush ng community pantry pero medyo mahina yung dating ng mga donations. So yun, ini-encourage talaga namin lahat na kung kaya magtumulong sa pinakamalapit na pantry sa kanila. Tapos pangalawa, pwedeng bumili ng mga fresh produce sa farmers. Tapos pangatlo, kung hindi talaga makalabas, pwede magpadala ng monetary donations through Community Pantry PH. Tapos kami yung bibili ng gulay at bigas. Meanwhile, a mobile community pantry was opened earlier by the Defend Jobs Philippines Group in Sampaloc, Manila. The mobile community pantry traveled to some areas to distribute rice, vegetables, canned goods, and other needs to our people. According to group speaker Christian Lloyd Magsoy, they tried to reach the local authorities, but the problem was... Pumunekta sa kanila kasi wala rin naman silang malinaw na guidelines sa paano ang magiging sistema. So ang ginawa po namin ngayon sa mga barangay captains, nagpaalam kami, hindi kami ng pass, para makapag-ikot kami sa mga areas na under ng kanilang barangay. So far yun, pinahintulutan naman kami ng mga barangay officials para makapag-ikot dito sa area ng Sampaloc. The Department of Interior and Local Government is open to such initiative but reminds community pantry organizers to coordinate first with the LGU. Dapat po ang pamimigay ng ayuda ng community pantry this time, during this lockdown, ay house to house. At dapat lang pong makipag-ugnayan ang mga community pantry organizers sa mga local government units, sa ating kapulisan at sa barangay para po matulungan sila sa pamimigay ng ayuda. Janice Enjente, UNTV, News and Rescue. We serve the people, we give glory to God.